We are here, or I'm here, to explain about the ACAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is ACAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AIX, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng ACAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, naipitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, half a trillion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga secure, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng ACAP. Kaya po, ako po ang nag-coin ng idea na yan ng ACAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung ACAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin na niya sa DSWD, secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng ACAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong ACAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa ika nga pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong ACAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa ACAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa ika nga PI.
hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pangsuhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po.